So sa nakaraang game ng Golden State Warriors laban sa Pelicans, halos ginulat nga dito ni Ty Jerome ang buong coaching staff ng Warriors matapos nga niya ditong makapagtala ng 18 points, 6 rebounds at 5 assists. Sa pagkakataong ibinigay nga sa kanya ni Steve Kerr, makikita nga nating hindi niya ito sinayang dahil napakasolido nga dito ng kanyang contribution para sa kanilang team. Ganun pa man, kahit nakuha man dito ng Pelicans ang panalo, nakuha naman dito ni Ty Jerome ang attention ni Steve Kerr dahil sa naging post-game interview ng kanilang head coach, nabanggit nga dito ni Steve Kerr na napakaganda nga daw ng kanyang size at napaka-excellent shooter nga daw ni Ty Jerome. At kapag hawak nga daw nito ang bola, halos iniiwasan nga nitong magkaroon ng turnover. At napakaganda nga rin daw nitong dumipensa dahil naiiwasan nga daw niya ditong magkaroon ng foul. Kaya naman sa magandang performance nga ditong ipinapakita ni Ty Jerome sa team ng Warriors, para kay Steve Kerr ay magandang addition nga daw ang batang player na ito sa kanilang team. So sa naging mensahe nga dito ni Steve Kerr kay Ty Jerome, siguradong magkakaroon na nga ito ng mahabang minuto sa kanilang second unit lineup. At asahan na nga rin natin ditong mapapasama si Anthony Lamb dahil napakasolid nga rin ang kanyang performance laban sa Pelicans. Kaya naman naabangan nga natin yan bukas laban sa Sacramento Kings kung magkakaroon ba dito ng pagbabago sa rotation ni Steve Kerr. So sa hindi pa nga nakakalam ng game ng Golden State Warriors laban sa Sacramento Kings, gaganapin na nga yan bukas Martes alas 11 ng umaga dito sa Pilipinas. At sa home court na nga ito ng ating defending champion. Samantala, kani-kanina lamang ayon sa pamunuan ng team ng Golden State Warriors, opisyal na nga nila ditong inalis si Ryan Rollins at Patrick Baldwin Jr. sa kanilang lineup ngayong regular season dahil inassign na nga nila ito sa G League ng Santa Cruz Warriors. So sa galaw na ginawa nga dito ng Warriors front office, mas magiging magaan na nga dito ang paghawak ni Steve Kerr sa kanyang mga players dahil noong nasa kanilang lineup pa ang dalawang player na ito, halos hindi nga natin dito maintindihan kung sinong mga young players ang ipapasok ni Steve Kerr sa kanilang second unit lineup. At ngayong nabawasan na nga dito ang kanilang players, siguradong mas makakapag-adjust na nga dito si Steve Kerr dahil eksaktong player na nga dito ang kanyang paiikutin sa kanyang rotation. Ngunit lilinawin nga natin dito ang pagkakaalis ni Ryan Rollins at Patrick Baldwin Jr. sa lineup ng Warriors ay katulad lamang ito ng kay Jordan Poole. Halos paglalaruin lang sila dito ng ilang taon. At kung may makikita na nga sa kanilang improvement sa kanilang laruan, posibleng hugutin silang muli sa lineup ng Golden State Warriors. At sa mga gusto naman manalo ng ating basketball shoes, maaaring mag-like and subscribe sa ating YouTube channel and paki-follow na rin ang ating Facebook page. Makikita nyo mga idol ang link sa ating description at ipapamigay natin ang sapatos na ito once na ma-reach na natin ang 20,000 subscribers.